Hello then, welcome back to our YouTube channel, Margens Garden. And for today's video ay magpo-propagate tayo guys ng ating this one, Biltana. So ayan guys, so kung nakikita nyo, sobrang daming babies, di ba? So para makagalaw yan guys at mabigyan sila ng space. So ang bigat niya guys, so ala na ano yung dahon. Napaka clumsy. So dadalhin to natin dito guys. Ayan, bigat. Ayan. So ayan, lagay lang natin dito. At ayan. So ang putik dito guys, oh, kasi umuulan nga dito lagi. Pero ngayon guys, medyo uminit-init konti. Ayan guys, so ayan, so kukuha tayo dyan guys ng cuttings. Kahit medyo maliliit pa guys ay kukunin ko na din siya guys, dahil ano, para mabigyan ng space yung iba guys. Ang dami pang maliliit sa ilalim na mga babies, so kailangan nating makuha yan guys. So ayan, meron tayo ditong gunting at kunin natin. Itatanim natin to guys. Ayan, ito medyo malalaki na. Kunin natin guys. Ayan, meron tayong one. Ayan, so marami na tayo guys na propagate dito sa succulents na to. So dito ko muna guys. Madumi pero okay lang. Tuyo naman yan siya. At dito na lang guys, para mabigyan dito ng ano, space yung iba. So ayan, dalawa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayan, nagbasa po yung roset niya guys. Pero okay lang, hindi naman to guys maselan. So meron na tayong lima. Lima. Ito, kunin ko na din to guys. So balibalik ko na. Anim. Pito, ayan. Ito. Walo. Ayan, malaki na to guys. So, walo. Siyam. Sampo. Ayan. So, ano pa? Tukunin ko na lang siguro to guys. Sampo. Ayan. Ito guys, two heads. Oh. Ayan. Ilan na ba? 11 na ba? 11? Kalimutan ko tuloy. 11. So, ito. Kunin natin. 12. So ayan guys, tama na siguro guys, kalbo na siya oh. At marami pa siyang ayan, baby. Ayan, sobrang dami pa guys, ayan pa oh. Oh, grabe ang dami niya. Ayan. So ito guys, hahayaan ko lang itong malaking to dito. Ayan, itong mga malalaking to dito. Hayaan lang natin yan dyan guys. Ayan. So, ayan guys, ang itsura niya. Okay naman guys. Okay lang yan. Ayan, meron tayong mga pang propagation. Si Echeveria Biltana. Ayan guys. So, ayan. Sobrang dami diba guys. So, ipopropagate natin to guys. Ayan, sobrang dami.
Ayan. Ganda niya guys kasi nagre-red yung tips niya. Kasi nilagay natin dun sa labas. So, pag sumisi, ano talaga guys, kahit hindi umiinit masyado ay sobrang maliwanag kasi dun sa area na yun. So, pag ano, makulimlim ang panahon pero maalinsangan ay natatanggap nila yun guys. So, eto guys ang tataniman ko sa kanila. So, yan guys, ano yan ng mais. So, nagano kasi ako guys ng mais. Dito ko nilagay. At binutasan ko na siya guys. So, ang ilalagay natin guys ay rice hull. Ayan. Itatanim na din agad natin siya guys after nating i-cut. So, itong rice hull ko ay nababasa dito banda sa ilalagyan ko. Pero, hindi naman siya super basa. Slight lang. Yung sa pinakailalim lang. Ayan. And then, ayan guys. Meron tayo ditong recycled, ayan, potting mix. So, yung mga nakaraan ko pa to guys. Ayan na lang. Konti na lang to guys. Hindi nga to guys, maubos-ubos. Kasi yung mga, dati kong mga potting mix ay mga succulents ay pinagpapalitan ko ng potting mix na bago. Yan, ano lang guys, niripat ko. And then, ito naman, hinaluan ko din naman siya ng mga, ng bagong fresh na rice hull. Yan. So, ganyan lang ginagawa ko guys. Then, papatungan ko ulit siya ng fresh na rice hull sa ibabaw. Ayan. Sa biltana naman guys, ay tested ko na hindi siya maselan. Ito yung ano, succulents na pwede kong ma-repair sa inyo na madaling alagaan for beginners. Kasi guys, napaka ano talaga niya, napakabait na succulents. Hindi siya mahirap alagaan. Ayan. So, ayan na guys. Anuan lang natin ito sa ibabaw. So, wala pa kasi tayo guys, pamis. Kasi, mahirap nga dito sa amin guys. Ayan. Bundok pa. Kaya wala dito mabili-bila ng pamis at walang ano, magdi-deliver. Kung sakali man maka-order, wala naman maglalakas ng loob pumunta dito guys sa bundok. Mag-deliver. So, kaya pick up lang talaga ako guys. Kapag ako nag-order ay pinipick up ko lang sa branch. So, wait guys. Kukuha tayo guys ng cinnamon. So, lagyan na lang natin to guys ng cinnamon. Ididip lang natin ito para malagyan yung kanyang sugat. So, ito na guys ang ating cinnamon. So, maglalagay na lang din tayo guys ng chili powder. Ayan. At na this one guys, meron pa tayong Osmo pot, so lalagyan ko lang siya guys. Ayan. So haluan lang natin, and then this one haluan natin ng ayan, so para hindi sila guys ano ng langgam. At this one, ganun lang guys. Ayan. And then, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, dito lang natin dip. 5, 6, ayan. 7. Ayan. 8. 9. 10. Eleven. 12. So, mayroon pala tayo guys, 1 dozen. Yan, 1 dozen na ano, na
Wiltana. Ayan. So, itanim na natin siya, guys. Ayan, guys. Oh, di ba? Ang ganda. Ang dami nila. So, magkakaroon na naman tayo ng ano, Wiltana na madami. So, ayan. Iaano lang natin to dito, guys. Lagay lang tayo ng full. Then, patong lang ulit. Yan. Yan. Ganun lang, guys. Ayan. And then, this one. Ganun lang gagawin natin, guys. Patong-patong lang natin. Ayan. So, bali ito, itabi na lang natin dito banda. Ayan. And, ibaba natin ito ng kunti para hindi sila masyadong dikit-dikit. Ayan. Narinig niyo ba ako, guys? Nahina kasi ng boses ko pala. So, ito, dito na lang din natin. So, ayan na, guys. Ayan na. Lagay na lang ulit tayo, guys, ng ano, itong rice hull. Ayan. So, medyo mainit ngayon, guys. I-ano ko siya sa, expose ko siya sa sun. Mga ano na siguro, guys, mga 12 na ng tanghali. Pero okay lang yan. Sanay naman to, guys, sa init. So, basa-basa na yung ano natin, rice hull. Pero okay lang yan, guys. Nainit naman ngayon. Hindi naman tumaselan si Wiltana. Ang dami-dami ko na, guys, Wiltana. And, na-try ko din, guys, mabilis lang din siya i-propagate through leaves. Kasi mayroon ako nito, guys, dun sa vertical garden ko. So, yung pinropagate ko na ganito, yung cuttings, natanggalan ko siya ng leaves at pinatong ko lang doon. At, ano na, guys, malaki na yung baby niya ngayon. Mabilis lang siya. Mayroon tumubong isa. Isang leaves lang naman yun, guys. At nabuhay siya. Pinatong ko lang din doon sa, ano, sa pot. Ayan. Ay, galaw pa. Ay, nako. Galaw pa. So, ayan na, guys. Ayan na. Ano lang yan, guys. Tawag siyan. Recycled lang yung ating potting mix. At saka, itong marami sa ating potting mix dito ay rice hull na fresh. So, yan, guys. So, ayan, ang look ng ating Wiltana. So, ayan. Super ganda, no, guys. Ang ganda ni Wiltana. So, para sa care tips pala nito, guys, ng ating Wiltana. So, ito, ang ginagawa ko lang naman ito, guys. Pagkatanim ko sa kanya ay hindi ko naman siya dinidilig. So, kahit basa-basa nga, guys, yung potting mix na ginagamit ko, okay naman siya. Di siya napapano, guys. So, same lang naman din yan sa ating mga ibang succulents, guys, na pagkatapos itanim, huwag natin didiligin. Yan. Yun lang naman ang importante, guys. At ang
pating mix natin ay dapat po ay well draining po talaga. Kahit anong succulents po yan ay dapat ang pating mix po natin ay well draining, dahil kapag diniligan po natin siya ay dapat po ay hindi siya mastakan ng tubig, dahil pag nastak po yan sa kanilang pating mix, so matagal silang matuyo at nabababad yung mga roots nila sa pating mix na gamit natin, ay mabubulok po yan sila, guys. So pag well draining naman po ang ating pating mix, so pag diligyan po natin yan ay dire-diretso po yan hanggang baba. So tutulo po yan siya agad. Yan, tutulo po siya agad. Tapos hindi siya mastaka ng water at mabilis siya matuyo. Yun, guys. Yun lang naman, guys, ang importante sa ating mga succulents. Sa pag-aalaga ng ating mga succulents ay ang well draining pating mix talaga. So para sa akin, guys, ha, para sa akin, mai-recommend ko po talaga sa inyo ang rice hull, dahil ang rice hull po talaga ay tested ko na po talaga, guys. So mahirap lang po talaga mag-alaga ng mga succulents sa mga beginners, dahil hindi pa tayo gamay sa mga tinatanim natin na succulents. Hindi pa natin alam kung paano sila alagaan, kasi hindi naman talaga, guys, lahat ng succulents ay pare-pareho ang nila, dahil may mga succulents talaga, guys, na maselan masyado. So kagaya, guys, ni si Lovely Rose. Ayan si Lovely Rose. Ayan, guys, okay naman na yan sa akin, guys, dati pa, kasi matagal na talaga ako nakapag-alaga ng Lovely Rose nung una pa lang, dahil yan yung una kong nahiligang na halaman din na i-collect noon, dahil napakaganda niya talaga. Gandang-ganda ako sa shape ng kanyang rosette, dahil para talaga siyang rose. So maselan talaga siya, guys. So ngayon nga, guys, kahit na marunong na akong alagaan sila, yung mga Lovely Rose ko na yan ay pa rin, minsan nagluloko pa rin. Ayun, guys, nakaraan nagsilagasan yung kanilang mga leaves, nagmashy, hindi ko alam kung bakit, nandito naman sila sa loob ng greenhouse, pero ngayon, guys, okay na naman sila. Ayan, guys, so ayan siya, at nandito yung isa, guys. Ayan, bali, ginawa ko, itinanim ko lang sila ulit, guys. Ayan, ang ginawa ko sa kanila, guys, ay in-uproot ko, and then pinagsama-sama ko na lang sa isang pot. So tingnan nyo, guys, ang natira dyan, no? Naliliit na, pero makaka-recover yan, guys. Basta yung nila, yung katawan nila ay okay na okay pa, ay hindi nagmashy, ay makakasurvive yan sila. So balik tayo dito, guys, sa ating biltana. Ayan, guys, yun lang din naman, guys, ang care tips sa kanila. Huwag tayong magdidilig pagkatapos natin silang itanim. So pag cuttings naman, ganun din, pwede nating pagkatapos nating ikat, itanim natin sila, basta sa pating mix na wag hindi basa, guys, ha. Ito, guys, medyo moist to. Ayan, medyo moist. Dahil itong rice hull natin ay nabasa dito sa dito, oh. Yan, nandiyan lang yan, kasi dito lang kasi yan, guys, sa labas sa yan, sa sako na yan, at dito na dadaanan ng tubig, ayan, no. Pero naman to, guys, so hindi naman siya masyado. So ngayon naman ay medyo uminit na, guys. So tingnan niyo, medyo uminit-init, at ayan, ilalagay ko lang to, guys, sa exposed sa sun. So hindi naman to mapapano, dahil sanay naman sila, nandun sila sa labas. At ito naman, guys, ay dito ko muna ilalagay sa loob ng greenhouse, kasi baka mabasa sila doon. Mabasa siya doon, baka umulan naman, kasi, guys, bigla-bigla lang kasi yung ulan dito. So dahil kinata natin ito, huwag natin tong papabasa, kasi ito, guys, ay pwede siyang mag-stem rot kapag nabasa yung So bukas pwede ko na to, guys, ilagay doon sa labas ng aking garden, kasi may takip din naman doon, guys. So hindi naman to doon, guys, na babasa. So baka kasi, guys, mawisikan pag binalik ko doon, ay mawisikan siya ng water kapag umulan. So ang lakas pa naman, guys, ngayon ng hangin dito. Malakas ang hangin, tapos umuulan, umiinit. Tapos uulan na naman. Ayun yung panahon dito, guys. So dito na muna natin to, guys, sa ating loob ng garden, para hindi siya mapano. Ayan. At yung ating tinanim naman na biltana ay dito natin, yung ating propagation.
Ayan. So, yan na guys. That's all for today's video. At sana po ay nabigyan ko kayo ng panibagong kaalaman, natulungan ko kayo sa mga beginners dyan na hindi pa alam kung paano alagaan ng kanilang mga succulent. So, maganda guys ang Biltana. Kung wala pa kayong Biltana ay bili na kayo guys. Maganda talaga siya guys at hindi siya maselan. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung gusto nyo po ang mga ganitong topic, please do consider to support my channel, subscribe Margins Garden, like and share, and also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video na gagawin. So, yan na guys. Maraming salamat po and God bless us all po. Bye-bye and happy planting!